Bakit nga ba pag naiisip natin ang salitang vampire ay inuugnay natin ito sa mga gwapong lalaki na sobrang puti at maayos manamit at may pula at itim na kapa? Pero alam nyo ba na ang konsepto na yan ay malayong malayo sa itsura ng mga vampira noon? Noong 18th century sa Europe, madami ang namamatay sa mga hindi maipaliwanag na sakit. At wala pang kakayahan ng mga tao upang gamutin ang mga sakit na ito dahil hindi pa ganun ka-advance ang pag-aaral pagdating sa medikal. Kaya naman ang mga tao ay madalas na naniniwala sa mga pamahiin at ang pinakasuspetsa ng mga tao noon ay ang mga bangkay sa sementeryo ang nagbibigay ng sakit sa mga tao. Kaya naman humanap ng sagot ang mga tao at sinimulan nilang hukay ng mga bangkay sa sementeryo. At laking gulat nila na ang mga bangkay ay may malaking tiyan, mahahabang kuko at mahahabang buhok at may mga dugo sa labi. Na tila buhay pa ang mga ito dahil ayon sa kanila ay imposibleng humaba ang buhok ng mga tao at ang mga kuko nito kung patay na ang mga ito. Pero ayon sa pag-aaral ng science ngayon ay normal lang ang mga ito sa stage ng pagkabulok ng mga bangkay. Hinalan ng mga tao noong 18th century ay bumabangon ng mga ito at umaalis sa sementeryo at sumisipsip ng dugo ng mga nabibiktima nito. Kaya naman ang ginagawa ng mga tao noon ay sinusunog nila ang mga bangkay na pinaghihinalaan nilang vampira upang hindi na ito makabangon sa kanilang libingan at maghasik ng lagim sa bayan. So paano nga ba naging ganito ang itsura ng vampira? Nagsimula ang lahat dahil sa isang nobela na isinulat ni Bram Stoker noong 1897 na pinamagatan niyang Dracula. Si Dracula ay isa sa mga pangunahing karakter sa nobela at isang vampira na hango sa totoong tao na si Vlad Dracula na dating hari ng Romania. Hanggang ang nobela ay isinalin sa mga stage play at kalaunan sa mga pelikula at nagkaroon na ng iba't ibang version ng storya dahil sa mga adaptation ng hindi mabilang na pelikula na hango kay Dracula. At dahil dyan, si Dracula the Vampire ay tumatak na nga sa pop culture sa buong mundo at hanggang ngayon.